Mula sa nagsisiksikang mga kubo dito sa squatter ng Maynila, ito ang Anino ng Katotohanan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Maganda pa rin ang sikat ng araw sa pinakamamahal kong Los Biminda, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa patuloy ng pananalasan ng epidemya, ang ECQ ay pinalawig pa at ang Pangulo ay may bagong payag na nakakabahala. Tapusin na natin ito sa panahon ko. Tapusin na natin ito sa panahon ko. Yan po ang madiing salitang binitiwan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa pagpatay ng makakaliwang grupo sa mga pulis at sundalo na nag-i-escort lamang sa pag-deliver ng pera at pagkain sa mga tao sa probinsya ng Mindanao. Ngayon ay inanyayahan ko po kayong pakinggan ang talumpati ng Pangulo ng bansa nating sinilangan. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which has imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may NPA, kanina o kahapon, dalawang army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police, I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko pati police, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo. O di, patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have two more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin putang ina na wala kayong, you know, you're bullshit, you're the legal friends. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa laba. Marami kayong pera. Alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put to good use.
hindi naman kami, kung hindi ka makabayad, wala naman kami yung pinapatay. Kung wala talaga ikabayad, anong gawin natin? Wala naman kayong nabalitaan na kulong. So, we do not do that. But do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag martial law, lahat kayong mga legal friends, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag ninyo akong bulahin. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon, ang unang, ang predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom, and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the karapatan noon sa Davao. For the reason na hindi ko nagustuhan yung klaseng pamaraan sa gobyerno. It was a dictatorship and it was not really, hindi naman tayo sinira ang demokrasya. Kaya kung sabihin ninyo na sisirain ko ang demokrasya, hindi. Lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move. At gusto ninyo ipasok muna yung mga demand. Ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel ninyo. Sabi ng military, ayaw nila. Sabi ko, ano, you explain to me bakit. So I gave them about 2 hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Ganito yan, sir. Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And I'm calling the armed forces to invent something more, to innovate so that the soldiers will not be at the mercy of them. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Magdating yan dun, they will just swoop down. Isang sampo, wala talagang laman. Kaya sabi ko, at this time, the armed forces should go into innovations.